ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Father Proseso Espiritu, ang ating butihing rektor, Father John Michael de la Cruz, ang ating butihing katuwang na pari, ang ating maasahan Parish Pascual Council sa pangunan ina Sister Maria Asuncion Ribamonte at Brother Jonathan Rivera. Sister Susan Rivera na namumuno sa ating Commissions on Liturgy, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, marami pong salamat sa inyong paanyaya sa pamamagitan ni Father Pros at ni Father Paps. At ako ay narito at nagdiriw ng Santa Misa sa kapistahan ng Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion de Salambao. Marami pong salamat sa inyong pagtanggap, sa inyong pagdating at pakikisa sa ating Santa Misa. Batiin po natin at sabihin po natin sa ating mga katabi, isang maligayang pagdiriwa ng ating mga mahal na mga patron. Sabihin din po natin sa ating katabi, maraming salamat sa iyong pagdating, sa sayo ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong pagdating, sa sayo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, marami pong salamat, purihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, ang ating buhay ay isang paglalakbay, isang prosesyon, isang paglalayag. Ito ay patungo sa ating tunay na tahanan at ang ating tunay na tahanan ay ang langit. Ang pagtira natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Ika nga, tayo ay nakikitira dito lamang sa daigdig. May hangganan ang ating pamumuhay sa lupa. Ang tunay nating hangtungan ay makita at makapiling ang Panginoong Diyos. Tayo ay nararapat lamang na bumalik sa Diyos Ama. Tayo ay uuwi sa Diyos Ama. Tayo ay mamanahan sa langit. Ang ating mahal na Birhen Maria ay naglakbay sa lupa at kung ating pong pagninilayan ng malalim ay ating masasabi ng ating mahal na ina ay patuloy na naglalakad para sa atin. Isang paglalakad patungo rin sa atin at pag-isipan po natin mga kapatid. Hindi po ba matapos tanggapin ng Birhen Maria ang mensahe ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Arkanghel Gabriel, siya ay kaagad na naglakbay papunta sa isang bayan sa mataas ng lupain ng Huda at pumasok sa roon sa bahay ni Sekarias at binati si Elizabeth. San Lucas chapter 1 verses 39 to 40. Ang paglalakbay na ito ng ating mahal na ina ay isang pagbabahagi ng kanyang pag-ibig at pagmamalasakit. Nais niya na hatian sa pagpapala si Elizabeth sa kanyang karangalan at kagalakan bilang piniling ina ng Diyos. Dahil dito, ipinahagi niya si Jesus kay Elizabeth. Hindi po pa nakunsan sa pagtupad sa kautusan ng Emperador Augustus na magpalista ang buong imperyo, umahon si Jose sa bayan ng Nazareth sa Galilea upang sa bayan ni David na tinatag na Bethlehem ay magpalista kasama si Maria na ipinagkasundo sa kanya na nagdadalang tao.
Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 2, verses 1 to 4. Anuman ang kanyang kalagayan at kahit kanyang kabuwanan, sila ay sumunod, sila ay tumugon sa kautusan, naroon ang kanyang pagtalima at paggalang sa utos at sa nakakataas. Hindi po ba pa sa kaligtasan ng sanggol na si Jesus, si Jose ay sinabihan ng anghel ng Panginoon na dalhin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas pa Ehipto. Mateo chapter 2 verses 13 to 14. Kahit maging dayuhan sa isang bansa, subalit para na rin sa pangangalaga at pagmamahal sa anak na si Jesus, sila ay tumugon, sumang-ayon sa kalooban ng Panginoon upang maligtas ang sanggol na si Jesus. Hindi po ba sa pangangaral ni Jesus naroon ang mahal na Birhen Maria? Sinulat ni Mateo sa kanyang ebanghelyo na inyong napakinggan sa binasang ebanghelyo na sa labas ang iyong ina, talata 47. At doon sa paanan ng krus ay nakatayo ang mahal na Birhen Maria at sa kanya binigkas ni Jesus, hayan ang iyong ina, hayan ang iyong anak. San Juan chapter 19 verses 27 and 28. Kahit masakit sa isang ina na makita niya na ang kanyang anak ay nahihirapan at nasasaktan, nanatili pa rin siyang kasama at kapiling ni Jesus doon sa krus. Nais niya na siya ay maging kahati sa pagpapakasakit at pagdurusa ni Jesus. Ganyan ang isang ina na kung saan sana nahihirapang anak, sa nasusugatang anak, sa nabibigatang anak, nais ng ina, naroon siya, kasama siya at ang kanyang iniisip, ako na lamang Panginoon, wag ang aking anak. Mga minamahal kong kapatid kay Jesus, sa makatwid ang mahal na Birhen Maria ay naglakad. Isang prosesyon, isang paglalayag, isang salambaw. At sa kanyang paglalakad, sa kanyang paglalayag, ay larawan ng kanyang awa at habag, ng kanyang pagmamalasakit at pag-ibig. Ang ating mahal na Birhen Maria ay patuloy na naglalakad patungo sa atin. Ngayon, kung ang mahal na ina ay kasama natin sa ating paglalayag, sa ating paglalakad dito sa lupa, ano po ang ating inaasahan? Ano po ang mangyayari sa atin? Tatlong bagay po ang magaganap sa atin. At ito ngayon ang ating tatandaan. Ito ngayon ang ating sasabuhay. Ito ngayon ang ating babaunin. Tatlo. Ano po ito? Una, dadalhin o ibibigay niya sa atin ang kanyang anak na si Jesus. Ikalawa, merong himala, merong milagrong magaganap sa ating buhay. At ikatlo, mga kapatid, mananatili ang Birhen Maria sa oras ng ating paghihirap. Ito ang kanyang ginawa nung siya'y nasa lupa. Ito ang pinakita niya sa kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid ko, ito ang magaganap, ito ang mangyayari sa iyo. Dadalhin, ibibigay niya sa atin si Jesus, merong himala, may milagrong magaganap sa iyong buhay, sa iyong bahay,
at mananatili sa ating piling ang mahal na Birhen Maria higit sa lahat sa oras ng ating paghihirap. Mga kapatid, una, pumunta ang mahal na ina ang Birhen Maria sa bahay ni Zacarias at Elizabeth. Dumating siya upang tulungan, damayan at alalayan si Elizabeth sa kanyang panganganak kay Juan Bautista. At nanatili ang Birhen Maria sa piling ni Elizabeth sa loob ng 3 buwan. Lucas chapter 1 verse 56. Sa ganitong pangyayari, ipinalalas, ipinakita, ipinahayag na mahal na ina ang kanyang awa at pagmamalasakit kay Elizabeth. Ibinahagi ng mahal na ina si Jesus kay Elizabeth. At dahil ito, nawika ni Elizabeth, ano, sino nga ba naman ako at naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Lucas chapter 1 verse 43 to 44. Sa kalagayan ni Elizabeth na siya ay magsisilang sa kanyang katandaan, marahil siya'y nangangamba, balisa o kaya ay naniligalig. At sino ang higit ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan at kalakasan ng loob? Sino pa kundi ang kanyang nawika, ang Panginoon, na walang iba kundi si Jesus, na dinala ni Maria na ina ni Jesus sa kanya ring sinapupunan, at itong ipinigay ni Maria ang awa ng Diyos kay Elizabeth. Mga minamahal kong mga kapatid, sa oras ng ating pangangailangan o kagipitan, sa oras ng pagsubok at suliranin, at ngayon nga sa COVID-19 pandemic, darating sa atin ang mahal na ina at ibabahagi niya sa atin ang kanyang anak na si Jesus. Kapag tayo ay nadapa o naligaw ng landas, dadalhin niya si Jesus sa atin upang tayo may tuwid, upang tayo may bangon at muling makabalik sa Diyos Ama. Kaawaan ng ating mahanay na ang ating abang kalagayan at gagawa siya ng paraan upang maibsan ang ating kahirapan at kagipitan. Tandaan po natin, anuman ang nangyayari sa atin at sa ating nangyayari sa buhay, na tayo ay naguguluhan, tayo nag-aalinlangan o nabibigatan, dadalhin, ibibigay sa atin ng mahal na ina ang kanyang anak na si Jesus. Mga kapatid, ikalawa, pumunta si Maria sa kasalan sa Kana Galilea. Dumating siya upang tulungan at damayan ang bagong kasal na naroon ang mahal na ina upang alalayan, upang sagipin ang bagong kasal sa kahiyan sa pagkaubos ng alak. At sa pamamagitan ng mahal na ina, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang milagro na ang tubig ay naging alak, ang pinakamasarap na alak. Wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat po ay kanyang magaganap. Lahat po ay mangyayari sa kanya. Para sa ating mabuting kapakanan, ang lahat po ay kanyang ibibigay. Ang lahat po ay kanyang gagawin para lamang sa ating kaligtasan. Kahit na kung sabihan ka na wala ng pag-asa, kahit na ikaw ay bigyan pa ng terminal na buwan,
tandaan po ninyo, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Magaganap ang ating kagalingan, matutupad ang ating pangarap, lahat tayo ay maliligtas. At ito ay higit na magaganap kung ating hihilingin sa pamamagitan ng Birhen Maria. Kay Jesus sa pamamagitan ng mahal na ina. Meron pong himala na nakalaan para sa iyo. Huwag nating kakaligtaan, ang mahal na Birhen Maria ay ina. At palagi nating tatandaan, siya ay milagrosa. At dahil dito, kapatid ko, palagi mong tatandaan na kung saan may milagro, meron pang himala na nakalaan para sa atin. Ano man tayo ngayon at saan man tayo ngayon, malakas o mahina, meron o kinakapos, nahihirapan o nabibigatan, meron pa pong pag-asa, hindi pa po huli ang lahat, may awa ang Diyos, meron pong himala na sa atin ay magaganap sa Kanya ka magtiwala. Meron pong kababalaghan na magaganap sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Tuparin lang po natin ang kanyang sinabi patungkol sa kanyang anak na si Jesus. Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. John chapter 2 verse 5. Merong milagro ang Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Mga kapatid, ulitin po natin. Merong milagro para sa akin sa pamamagitan ng ating mahal na Birhen Maria. Merong milagro na mangyayari sa atin sa pamamagitan ng mahal na ina. Mga kapatid, panghuli. Naroon si Maria sa oras ng paghihirap ni Jesus. Nasa paanan siya ng krus. Hindi nag-iwan, hindi nagpabaya, hindi nakalimot. Sinubaybayan niya ang pangangaral at pamumuhay ni Jesus. Kapiling siya sa anumang yugto ng buhay ni Jesus. Kasama siya sa daan ng krus ni Jesus. At ito rin ang magaganap sa atin. Sasamahan tayo ng ating mahal na ina sa ating paglalakbay, sa ating paglalayag dito sa lupa. Ano man ang ating katayuan sa lipunan o kalagayan sa buhay, ordinaryo o walang titulo, pangkaraniwan, o walang may pagmamalaki, pupuntahan tayo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mahal na ina, lalapit siya sa atin, lalakad siya para sa atin, at mananatili sa ating piling. Sa ating paglalakad, ang ating prosesyon, ang ating paglalayag, ang ating mahal na ina ay ating kasama. At sa oras ng ating kahirapan, higit siyang nagpaparamdam. Sa ating pangangailangan, naroon siya upang tayo ay alalayan. Mga kapatid, tanda natin ang pangatlo na kung saan sa oras ng ating pangangailangan at sa ating paghihirap, sa ating na kung saan tayo ay merong mabigat na karamdaman. Naroon ang ating mahal na ina, ikay kanyang lalapitan, ikay kanyang pupuntahan, at mananatili siya sa ating piling. Mga kapatid, sa kapistahan ng ating mahal na ina, tandaan po natin ang tatlong katotohanan ito at ating babaunin.
may dadalhin, may ibibigay sa atin ang mahal na ina, walang iba kundi si Jesus. Merong mangyayari, may magaganap sa ating buhay. Ito ang himala, ito ang milagro mula sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na ina. At sa ating kalagayan ngayon, ang mahal na ina ay lumalakad para sa atin, patungo sa atin, at mananatili sa ating piling. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.